Limang araw ng lubog sa baha ang 10 barangay sa Malabon. Sabay kasi sa high tide ay nasirang floodgate ng MMDA sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Wala namang ulan pero ang ilang lugar sa Malabon, lubog na sa tubig baha ng halos 5 araw na. Ang mga residente, no choice na kundi lumusong sa halos gatuhod na tubig. Dahan-dahan din ang mga motorista. Naabutan pa namin si Aling Marieta na naglilimas ng tubig. Inabot kasi ng baha ang bahay nila kaya ang mga gamit nakaangat na. Kanina nga ang taas niyan eh. Hindi, sahay siya gusto mo, lilimasin mo yan. Wala kang tutulugan. Mapapaglilimas mo, siyempre sasakit ang dibdib mo. Diba? O hinto muna. Si Mang Jun nga, nagbukas pa rin ang barbecuehan niya habang nakababad ang mga paa sa baha. Ayon sa Malabon LGU, 5 araw nang binabaha ang 10 barangay sa lungsod. Sabi ng Metro Manila Development Authority, nasira ang navigational gate nila na nagkukontrol sa baha. Tiyempong sinasabayan pa ito ng high tide kaya nalubog ang maraming lugar. Nasira raw ang mga floodgate dahil sa mga alon nang dumara ang bangka sa Dampalit River. Aminado ang MMDA na nahihirapan silang tapusin ang pag-repair dahil nasa ilalim ng tubig ang nasirang gate. At tuwing low tide lang nakakasisid ang mga gumagawa. Sabi ng MMDA, Marso pa raw nasira ang floodgate at 4 na linggo na itong nire-repair. Binigyan na ng 10 araw ni MMDA Chairman Romando Artes ang private contractors na matapos ang pagkukumpuna rito para humupa ang baha. Ang Malabon LGU, namamahagi naman daw ng doxycycline para maiwasan ang alipunga at leptospirosis sa mga residente. Pwede silang pumunta sa mga health centers. Okay. Meron po kami dyan. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, wala naman daw plano ang mga residente na iwan ang kanilang mga tahanan. Sana lang ay maresolba na ang problema nila sa baha. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.